ba? Nababalaw ka na ba? Masyado pang maaga para dito. Agad namang nandilim ang paningin niya. Bakit ba ang arte mo? Umalo mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Napapikit naman ako sa inis. Pero mahirap naman kasi yung hinihingi mo. Joshua naman. Babe, anniversary na natin bukas. Anong gift mo sa akin? Nginitian naman ako ng boyfriend ko. At saka hinaplos ang buhok niya. Secret! Napangiti naman siya at pinurot ang pisngi ko. Napanguso tuloy ako. Babe, total, anniversary naman natin bukas. Sa bahay na lang tayo mag-celebrate, ha? Nangunot naman ang noo ko. Hindi ba? Sabi mo mamamasyal tayo sa Amuse Park? Inakbayan niya naman ako bago ginulo ang buhok ko. Eh, ilang beses na tayo nakapunta ron? Aniya, kung doon tayo sa bahay niyo, ano naman ang gagawin natin? Hindi niya naman ako sinagot at binigyan niya lang ako ng matipid na ngiti. Nagkibit-balikat na lang ako. Hindi ko na lang pinansin ang kaba sa dibdib ko. Baka kasi gusto niya lang akong isurpresa. Kaya gusto niya lang sa bahay na lang nila kami pumunta. Kinabukasan, dinalot ko na kaagad ang ginawa kong scrapbook kung saan nakadikit ang mga pictures na magkasama kami. May kasama pang letters at nagluto rin ako ng paborito niya. Sa isang taon na magkasama kami, marami na agad akong nalaman tungkol kay Joshua. Masyado kasi siyang open at madali lang siyang basahin. Sweet siya tsaka maalaga, kaya nga napasagot niya agad ako. Kasi todo siya kung mag-effort. Nang matapos akong mag-ayos, ay nagpunta na rin ako sa bahay nila. Nagtaka pa ako. Napansin kong madilim sa loob. Nagkibit-balikat na lang ako, tsaka kumatok. Agad namang bumukas ang pinto. Andiyan ka na pala, babe. Ngumiti lang ako, tsaka binigay kay Joshua ang dala ko, maliban sa suot kong bag. Nasaan ang parents mo? Hinawakan niya naman ang kamay ko. At basta na lang akong hinila papunta sa kwarto niya. Nangunot pa ang noo ko nang ilak niya ang pinto. Tsaka naupo sa tabi ko at pinuksan ang TV. Wala sila, mama. Andun muna sila kanyala lola hanggang bukas. Casual na sabi niya. Napaigtad naman ako. Nang dahan-dahang kumaklos ang kamay niya sa hita ko. Nagkunwari na lang akong walang pakialam. Ngunit agad rin akong napatayo nang bigla niya akong hinawakan sa pribadong parte ng katawan ko. Ano bang ginagawa mo? Hinila niya naman ako ulit. Tsaka hinigit palapit sa kanya. Bakit? Parang gulat na gulat ka. Natatawang sabi niya habang dahan-dahang hinahaplos ang braso ko. Napaiwas na lang ako ng tingin, tsaka agad na tumayo. Uuwi na ako. Nagmamadaling sabi ko. Aalis na sana ako nang marahas na akong pinaupo. Eh anong problema? Ba't ka uwi? Naiinis na tanong niya. Inunutan ko naman siya ng noo. Babe, akala ko ba magse-celebrate tayo? Ano to? Napailing naman siya tsaka ako hinawakan sa magkabila ang balikat. Sinabi ko na magse-celebrate tayo. Isang taon na tayo magkarelasyon. Baka naman pwede na ngayon.
nakangising sabi niya. Tsaka ako hinalikan sa leeg. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Masyado pang maaga para dito. Agad namang nandilim ang paningin niya. Bakit ba ang arte mo? Umalo mo ako, ibibigay mo yung gusto ko. Napapikit naman ako sa inis. Pero mahirap naman kasi yung hinihingi mo. Joshua naman. Halos maiyak na ako. Pero umiling lang siya. Kung ayaw mo, maghahanap na lang ako ng iba babae. Yung papayag sa gusto ko. Seryosong sabi niya. Kaya agad ko siyang pinigilan. Iba na lang please. Hindi niya naman ako inimik. Kaya napayuko na lang ako. Ilang beses pa akong huminga ng malalim. Tsaka pinahid ang luha ko. Sige. Pumapayag na ako. Napipilitang sabi ko. Talaga? Natutuwang tanong niya. Kahit labag sa loob ko, ay tumango na lang ako. Mas hindi ko kasi kayang piisin. Naisiping nakikipagsiping siya sa ibang babae. Hinayaan ko na lang siyang halikan ako habang tumutulo ang luha ko. Kahit gusto ko siyang pahintuin, ay pinigilan ko ang sarili ko. Dahan-dahan naman niyang hinubad ang suot ko. Tsaka ako pinahiga sa kama niya. Habang hinahaligan niya ang labi ko, napapikit na lang rin ako nang bumaba ang halik niya. Ang kamay niya naman ang naglikot sa iba't ibang parte ng katawan ko. Iniis ko ang sakit habang siya ay nasasarapan sa ginagawa niya. Nang angkinin niya ako, wala akong naramdamang sakit. Marahil ay tuluyan na akong namanihid. Hinayaan ko na lang siyang paulit-ulit akong angkinin. Hanggang sa mapagod siya. Ipinikit ko na lang rin ang mata ko at hinayaan ang sarili kong magpahinga. Kinabukasan, nauna akong magising kay Joshua. Naligo na lang ako, tsaka nagpalit ng damit. Pagkatapos kong maligo, ay nagtaka pa ako nang makitang gising na siya. Nakatitig lang siya sa kama habang nakakunot ang noo. Ayos ka lang ba? Agad naman niya akong nilingon at nagulat pa ako nang marahas nang hinawakan ang braso ko. Umamin ka nga sa akin. May iba ka bang lalaki? Ano bang sinasabi mo? Mas lalo niya namang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Sumagot ka. Singhal niya. Wala akong lalaki. Ano bang problema? Pabalang niya naman akong binitawan. Tsaka galit na tumingin sa akin. Sinungaling. Niloko mo ko. Mabilis naman akong umiling. Hindi kita niloko. Kung hindi mo ako niloko, bakit hindi ka dinugo nung unang ginalaw kita? Natigilan naman ako at hindi ka agad nakasagot. See? Manluloko ka. Nakakadiri ka. Galit na sabi niya. Napaluha naman ako nang titigan niya ako nang may pandidiri. Babe, hindi naman sa ganun. Hindi kita niloko. Please, huwag kang magalit. Umiiyak na pakiusap ko. Pero tinabig niya lang ang kamay ko. Simula ngayon, break na tayo.
Agad namang nanikip ang dibdib ko. Ano? Bakit? Babe, wala namang ganyanan. Halos magmakaawa na ako. Huwag mo nga akong matawag-tawag na babe. Nantitiri ako sa'yo. Umalis ka na. Dahil tapos na tayo. Walang emosyong sabi niya. Tsaka ako iniwan. Napatakip na lang ako sa mukha ko. Tsaka humagulgol. Ni hindi niya man lang nalaman na dahil sa kanya nawala yung virginity ko. 2 linggo na rin ang nakakaraan nang isama niya ako sa inuman ng barkada niya. Sobrang lasing na siya noon, kaya hindi niya na alam ang nangyayari. Pinilit akong painumin ng mga kabarkada niya hanggang sa malasing ako. Tsaka nila ako ginahasa. Pagkatapos ng gabing yon, umakto akong walang nangyari. Pinilit kong maging masigla sa harap niya. Pinilit ilihim ang masakit na karanasan. At ngayon, nakipaghiwalay siya sa akin. Dahil akala niya, niloko ko siya. Without knowing na hindi ko naman ginustong mawala yung virginity ko. Hello mga ka-amore, kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pwede mo bang pindutin ang subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating kwento. At baka naman may opinion ka sa ating kwento. Bukas po ang ating comment section at aking babasahin sa susunod na upload. Sundan ang aking social media account sa Facebook, Vivian Amore, at sa TikTok.